هلا. هلو 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 هلو. Ayan pala. Sinasara ko pala siya. So habang tayo po ay hello, nagbabayad mga kapatid, gusto ko lang pong magbigay ng ano ng karagdagang insight doon po sa atin pong pupuntahan para po doon po sa mga kapatid nating bago na ang pupuntahan po nating susunod ay sa Shepherd's Field. O yung tinatawag po nila ano na lugar katulad ng binasa po kanina ni Pastora, yung lugar ng mga shepherd kung saan sila nagpapastol ng mga sheep na doon nagpakita, 'di ba, yung angel at sinabi po sa kanila na ipinanganak na yung Messiah dito sa pinuntahan natin, no? Yung hindi nga lang na tayo nakapasok ngayon kasi masyado pang maaga, 12 o'clock yata yung bukas pa. So babalik tayo ulit dito mamaya. At yung lugar po ng Shepherd's Field, hindi lang siya basta ano, hindi lang siya basta mga ordinary sheep yung inaalagaan doon. As according po doon po sa mga historian, kundi ang mga inaalagaan po doon na mga sheep, mga kapatid, ay yung mga ino-offer sa temple. So, makikita po natin na mga special na sheep yung mga inaalagaan doon. Kasi 1 year siya, di ba? Una ang gagawin, kung sa sacrifice yung isang family, pipili siya ng isang sheep. Tapos yung sheep na yon, siya yung pinakamaganda, walang kapintasan. Di ba yun po yung requirement ng God pag nagsasacrifice sila ng sheep. So yung gagawin nila doon sa sheep na yon, aalagaan nila for 1 year. At after that, aalagaan nila ito ng mabuti. Kasi ang requirement sa pag-offer ay dapat walang kapintasan. No? So aalagaan nila itong mabuti. Tapos, pag ready na, pag naka-one year, nasa kanila, i-offer ito sa temple. So, ganun po. So, yung pag-aalaga po ng mga shepherd na ito, nakakatuwa lang kasi sila yung pinagsabihan ng mga angel na ipinanganak na yung Messiah. So, napakaganda po ng message nun para sa kanila. Di ba na? Kasi pag ipinanganak yung Messiah, may stop na yung sacrifices. Di ba sa temple. At kung iisipin nating mabuti, 'di ba? Kung iisipin nating mabuti, si Joseph at saka si Mary, hindi yung kapitbahay ninyo ah, tulad ng sabi ni Pastora nina, kundi sina Joseph and Mary from the Bible, no? Taga Bethlehem po sila. So, isipin natin kung taga Bethlehem sila, marami silang mga kamag-anak dito. 'Di ba? Na pwede nilang tuluyan. Wala namang hotel sa kapanahonan na yon, kundi talagang obligado ka de, sa ugali nila, di ba? Obligado silang tumanggap ng mga bisita. At take note of this, mga kapatid, na sa kapanahonan po nila, di ba, kung may mga alaga po silang mga sheep, yung mga sheep nila ay hindi nag-i-stay outside. Kasama po nila yun sa bahay. Kasama po nila yun sa cave, di ba? Para mapangalagaan nila yung mga inaalagaan po nilang mga sheep. So, ganun po yung pamamaraan nila doon. Kumbaga, sabi po ng historian na merong receiving area yung kung sa cave sila nakatira kasi wala namang ganitong mga buildings sa kapanahonan na yon. Most of them ay talagang nagpa-find ng shelter sa loob ng mga caves. Marami po dito sa Bethlehem yan. So kasama nila, doon sa inner, makikita natin mamaya, doon sa Shepherd's Field, meron silang ipinatayo doon na church na ang korte nun ay parang tent. Yun, tignan ninyo mabuti mamaya yun. Paganon siya, na yung taas nun may mga butas-butas na parang nasisinagan ng araw. Parang nga siyang tent, di ba? Inano siya ito, kinuha yung forma nito sa isang yung forma po ng tent. May mga paintings po doon para doon po sa mga bago. At bawat paintings
nagsisignify po ito ng history of the place. Pero gusto ko lang tignan ninyo doon yung picture ng aso. Iba-iba yung itsura ng aso doon. Kung paano siya ipiname. May nagugulat nung dumating yung angel. Meron yung natatakot. Yan, tignan ninyo mamaya kung picture kayo doon. So, napakaganda po noon. Tulad na sinabi ko kanina, kasama nila sa loob ng cave yung mga sheep. So, pagdating nila Mary at pagdating nila Joseph, marami kasing mga tao, di ba sabi sa Bible, wala silang matuluyan. Ang available lang doon sa lugar na tinuluyan nila, probably kamag-anak din nila, ay yung lugar na kung saan nandun inila, iniingatan yung mga sheep. Di ba? So, take note of that na hindi yung katulad ng nakasanayan natin daw na sinasabi na sa doon siya sa sapsaban, doon siya na parang kawawang-kawawan naman ng Panginoong Jesus, di ba? Kundi talagang yun lang talaga yung available na i-offer sa kanila sa kapanahunan na yon, di ba? Pero hindi naman ibig sabihin na madudumi yung mga sheep na yon kasi inaalagaan naman, di ba, sa kapanahunan na yon. Inaalagaan nilang mabuti kasi ito po yung kanilang kayamanan, di ba, sa kapanahunan po na iyon. So makikita natin back doon sa church na sinasabi ko na parang tent siya, merong cave doon. Ito po ay matagal ng cave na preserve po nila. Probably ito po yung cave na kung saan ay doon talaga nag-stay yung mga shepherds. Doon po sa shepherd's field. Makikita din natin doon yung black na kulay sa taas ng cave na yon. Probably pag nagluluto sila, di ba, lahat ng usok ay pumupunta doon sa taas. At makikita din natin doon, ipapakita din yung portion na kung saan yung receiving area ng family at saka yung ano, yung lugar na kung saan kinikerry yung mga sheep doon sa likod ng mismong kabahay nila sa kapanahunan na yon, yung kanilang mga alaga to take care of the affair ng mga sheep na inaalagaan po nila. At sa Shepherd's Field din, kung masyado kayong hindi papagod, marami din pong cave dyan. Di ba? Papasok kayo sa isang cave, lalagos kayo, tatagos kayo sa mga cave-cave. No? Magdala lang po kayo ng flashlight. At ito po ay makikita ninyo doon yung forma po ng mga may tulugan din doon, may mga bed sila. Kasi yan po yung yung lugar na kung saan inaalagaan po yung mga sheep na ino-offer po sa temple, no, sa temple. So mga makasaysayan po yung lugar na yan at ikinokonekta din po yung lugar na yan sa kwento nila Boaz at saka ni sino yung napangasawa ni Boaz? Si Ruth. Yan, ang kanununuan ng ating Panginoong Jesus. Makikita din natin dyan yung mga kainan ng mga sheep, kung paano nila pinormahan yon sa pamamagitan ng bato, nililook po nila yon. So, tignan ninyo yung bawat nagbibinatay at bibiyok. Joke lang. Bumibiyok ako. Ayan, makikita ninyo dyan yung mga forma, di ba, ng mga kainan ng mga sheep noon. May mga na-dig po sila, di ba, sa lugar po na iyan. So, mag-i-stay po tayo sa area na yan. Ilang oras po tayo dyan? Mga organizers? Sila, organizers. Ilang oras po tayo? Ilang oras. Ayan. Basta tignan na lang po ninyo yung group po natin. At mamaya mga kapatid, gusto ko lang po doon po sa mga bago, kapag bumalik po tayo ulit doon sa pinanggalingan natin, pwede po kayong tumawag doon po sa mga itinitinda po nila. Kasi makukuha po ninyo yan ng mas mababang presyo. Di ba? Dahil mura po yung... Oh, wag agad bibili. Wag kaya agad bibili. Pag sinabi nilang 50, kaya tawaran nyo ng tawaran. Pero kung masyado naman kayong maraming dala,
Diba? Gusto naman ninyong makatulong. Pwede rin yun, no? Pero pwede po kayong tumawad. Diba? Yung 50, pwedeng 30, ganon. So marami tayong mabibili dito kasi malapit lang ang Hebron dito. Mura po yung mga bilihin sa lugar na ito. Wala silang tax. So makakabili po kayo dito, mga bago na mga kapatid, ng mga leather, ng mga bag, sapatos, ganon, mga shawl, mura lang, pang pasalubong, ganon. Kung ano po yung gusto po ninyong bilhin. At kung sino po yung gustong sumama sa shuk. Mula. Yamina. Yun. Kung sino po yung gustong sumama sa shuk nila or sa market, magsabi lang po kayo sa amin. Kasi... ayan na. Hindi pa naman po tayo kaagad bababa. No? Tatapusin po natin yung paniningil. Nakaningil na kasi nila kayo. Ano mayroon na yun? Sya tayo dito. So yun, dito po sa right side yung sinasabi ko pong church. Yung mga caves ay dito naman po siya sa left side sa baba. Di ba yun? Picture. May CR dito sa... Bukas na. Dito sa left side. May mga nagtitinda din po dyan. No? Pwede kayong tumawad. Huwag no? agad-agad magbigay ng ano... ng presyo. Meron din po dito pero mahal yung kanilang benta dito. Mahal. Dito pwede. 30 shekel po sa parking. Yun, may bayad lahat. May mga questions po kayo, mga bago ng kapatid? O, si sister, may question yata. Sige, mag-question lang po kayo at nandito po si... May question sa likod. Anong pao? Malamig. Mainit. Mainit na. Maganda yung weather. Mas malamig doon kasi mas marami.